Barangay Ginebra, malungkot na sinalubong ang New Year sa balitang hindi na makapaglalaro si Stanley Pringle sa kasalukuyang conference. Talk and text versus Magnolia game, postpone din muna dahil sa muling pagdami ng COVID-19 cases. Mga ka-Republic, malungkot na sinalubong ng Barangay Ginebra ang bagong taon. 3 hanggang 6 na buwang hindi makapaglalaro si Stanley Pringle pagkatapos operahan ang injury nito sa tuhod. Ito ang malungkot na balitang kinumpirma ni Ginebra coach Tim Cone. Ibig lang sabihin nito, hindi na maaasahan ng mga Ginebra fans na makitang maglalaro si Stanley Pringle hanggang sa matapos ang kasalukuyang conference. Malungkot na balita ito dahil alam naman nating lahat na isa si Stanley Pringle sa mga reliable scorer ng Barangay Ginebra. May mga player naman na pwedeng magamit si Coach Tim Cone, pero with the absence of 2014 PBA rookie draft top pick, pilay ang opensa ng Ginebra. Hindi ito magandang balita dahil katulad sa Philippine Cup, players injury din ang naging dahilan ng maaga nilang pag-exit sa conference. Sa quarterfinals pa lang, sinipa sila ng eventual champion na Talk and Text. Nagka-injury noon si Japhet Aguilar at L.A. Tenorio at napailalim pa sa health protocols si Scottie Thompson. Ngayon na healthy si Tenorio at Aguilar, si Pringle naman ang may injury. Narito si Justin Brownlee para ayudahan ang Jenkins, pero hindi dapat naiasa lahat sa import ng scoring. May mahuhusay ding import ng ibang team. Ang NLEX ay mayroong KJ McDaniels. Ang Magnolia ay mayroong Mike Harris na dating best import while playing for Alaska Aces. Si Orlando Johnson naman ang reinforcement ng SMB na isang NBA veteran. Umaasa ang mga Ginebra fans na maipagtatanggol ng Jenkins and Corona sa Governor's Cup. Hindi naman ito imposible dahil very capable pa rin naman ang core ng team na sina Japhet Aguilar, L.A. Tenorio, Scottie Thompson, Alvin Tolentino, kasama nga si Justin Brownlee. Pero mas malakas sana kung andyan si Stanley Pringle. Napakalaking bagay kung magsasabay sa loob sina Pringle at Tenorio o kung sila ang magpapalitan. Pero sa sitwasyon ngayon, si MJ Ayaay ang available. Oo nga at may potensyal ang batang ito, may mga katangian daw ito na tulad ng kay Johnny Abarrientos, pero hindi ito singgaling at singmature ni Pringle bilang player. Kung sa bagay, sabi nga ang break ng isang player ay dumarating sa oras na ma-endured ang isa sa mga core ng team. Sana nga ito na ang break na hinihintay ni MJ Ayaay. Si MJ ang nakabanggaan ni Stanley Pringle sa kanilang team practice, kaya nagkaroon ng injury ang Pil-Am guard. Si Homer Saison ng spin.ph sa kanyang column ay nagtataka kung bakit matagal na inilihim ng Barangay Ginebra ang injury ni Stanley Pringle. Ilang beses sinabi ng mga Ginebra officials na hindi raw ACL injury, na kesyo nakahinga raw sila ng maluwag dahil hindi raw malubha ang injury ng kanilang star player. Pero kamukat-mukat, 6 na buwan pa lang hindi makapaglalaro matapos ang knee surgery. Ang pinupunto ni Sir Homer Saison, public figure si Stanley Pringle at may karapatan ang publiko na malaman ang tunay nitong kalagayan. Bakit ang tagal nagpaligoy-ligoy ng sagot? Bakit kailangang isekreto ang tunay na injury ni Pringle? Samantala, habang ginagawa ang video ito ay may isa pang malungkot na development. Pinospon ng PBA ang naka-schedule na game sa linggong ito kasama ang inaabangang muling paghaharap ng Talk and Text at Magnolia, ang dalawang team na nagharap sa Philippine Cup Finals sa Bacolor Semi-Bubble. Pagkatapos ng Christmas break ay muli sanang magbubukas ang liga sa January 5, araw ng Miyerkules. Makikipag-coordinate muna ang PBA sa mga LGUs upang pag-usapan ang mga detalye kung ano ang mga protocols upang maipagpatuloy ang Governor's Cup. So yan lamang po mga idol. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.